Hey guys, so i-continue natin ang ating chapter 1 sa steel design. And our topic for today is all about the structural steel. So structural steel, it is an alloy of primarily iron and carbon with fewer impurities and less carbon than cast iron. And it was first used in heavy construction in the 19th century. So ganyan lamang yung ano, yung steel natin. Okay, so with fewer impurities. So if you say fewer impurities, hindi ano fully alloy yung ano natin yung ating steel, so meron siyang ano iba pang combination ng ano na type of element. Okay, so the characteristic of steel can be examined through tensile test. So let's say na ito yung ating ano steel member. Okay, then i-undergo natin siya sa tensile test. So if you say tensile test, yung ating member is subjected to tensile load. So yung ating tensile load is yung P. Okay, and alam naman natin na sa ating strength of material, yung ating stress is equivalent to load, let's say load P, over the area. So, sabihin natin, ito yung section niya, so section AA. So, ang sabihin natin ang area niya is ganito, ayan. So, ito yung cross-sectional area niya. Okay, so, yung ating stress is equivalent to P over A. Okay? So kapag ano hinihila natin yung ating ano steel member due to loadings, ayan. Okay, na tensile load P, magkakaroon tayo ng ano ng delta L. Yung delta L na to is yung ano change in length. Okay? So change in length, alam naman natin 'yan, 'di ba? L2 minus L1, where L2 is the final length of the member and L1 is the original length of the member. So, yung L1 natin is itong L. So, nagkaroon tayo ng delta L. So, ito, yung stress natin is due to loadings and yung ating delta L is magkakos ng ating deformation. And from the deformation, mapag-create tayo ng strain. Okay? So, strain is equivalent to what? Strain is equivalent to delta L over the original length. Okay? So, first observation natin or results sa ating ano tensile test. So, the stress, okay, number one, the stress and strain are linear up to the proportional limit. So, itong ano na to, itong curve na to is yung tinatawag natin na loading path. Okay? So, if you say loading path, apply natin yung ating member ng load. Okay? Nasabi natin load P. So, dahil sa load P, magkakaroon tayo ng stress. Okay? So, yung ating stress F. Yan. So, yung ating stress F is yung ano, yung Y dimension natin. Or, yes, Y axis natin. Okay? Tapos, yung namang ano, due to loadings, nagkakaroon tayo ng delta L or deformation. Kaya magkakaroon tayo ng strain. So, yung ating strain is yung X axis natin. So, dahil doon, in every force, okay, or stress, there is a corresponding strain. Ayan. So, dito, habang ano, tumataas yung ano natin, yung ating loadings, nagkakaroon rin tayo ng corresponding strain. Ayan. Ayan siya. Kaya, ganyan yung ating ano, loading path. Okay? So, anong observation natin or results dito? Dito raw sa stress and strain diagram, ayan, yung ating stress-strain diagram, yung stress and strain natin are linear up to the proportional limit. Okay? So, nasaan yung proportional limit na yun? So, andito yung proportional limit natin sa point na to. Ayan. Yan yung ating proportional limit. Actually, diniscuss namin to sa ano? Sa strength of materials. Pero uulitin lang natin dito sa steel design. Lalo na, mahalaga kasi na talagang maintindihan ng ano ng estudyante kung ano nga ba ang meron dito sa stress strain diagram. So sinabi niya rito linear. So if you say linear is straight line. So from dito origin na zero, linear daw tong ano na to. Itong load path na to. Okay, under lamang siya or hanggang proportional limit lamang siya linear. Okay? So dito sa ano kasi sa part na to, ito yung tinatawag natin na elastic range. Ayan. Okay? So, if you say elastic,
Ibig sabihin, di ba, yung elastiko, di ba? Kapag hinila natin ang elastiko, babalik siya. So, elastic yung ating member dito sa load path na to. So, ibig sabihin nun, kapag tinanggal natin yung P, babalik pa rin sa dati yung ating member. Kaya nga siya elastic. Sabihin, dito sa proportional limit na to, pwede tayong ano, mag-ratio proportion dyan eh, actually, di ba? Kasi nga, linear siya. Okay? So, yun lang yung ano, yung kahalagahan or yung importansya na dapat ninyong malaman sa elastic range. Okay? So, ibig sabihin, kahit tanggalin nyo yan, okay, babalik at babalik pa rin yung ating member sa dating anyo niya. Pero, kapag sinabi natin kasi yung proportional limit, hanggang dito lang yung ano, linear path. So, meron pa tayong isa pang point dito, kung napapansin nyo rito, ayan. So, itong point na to, ito yung tinatawag natin na elastic limit. So, ibig sabihin, hanggang dyan lang sa limit na yan, o sa point na yan, possible na maging elastic yung ating member. So, kung napapansin nyo, napakalapit lang. Napakalapit lang siya doon sa proportional limit. So, sobrang liit lang ng ano na yan. Pagitan na yan, okay? So, ibig sabihin, sa proportional limit, straight path, then konting apply pa tayo ng load, then hanggang ma-reach natin yung elastic limit, hanggang dyan lang tayo. Okay? Hanggang dyan lang tayo para masabi natin na elastic or possible pang bumalik yung ating member kapag in-unload na natin or tinanggal natin yung loadings natin. Then number two, upper yield point is quickly reached. Then level off at the lower yield point. So yun yung dalawang point na to. Palitan natin. Yan. So dito, ito yung tinatawag natin na upper yield point. Tapos, medyo hihina yung ating ano, yung ating force. Yan o, kasi napansin nyo, bumaba siya, nag-level off siya. Ibig sabihin, bumaba yung ating stress. Pero, nagtuloy-tuloy pa rin siya sa ating strain. Ibig sabihin, nagkakaroon na, kahit na bumaba yung ating force, okay, or yung force na ina-apply natin, patuloy pa rin na nagkakaroon tayo ng deformation. Okay, so itong point na to, ito yung tinatawag natin na lower yield point. Okay? So, the stress remain constant but strain continues to increase. Ayan. Constant daw yung stress natin pero yung ating strain continues to increase. Anong ibig sabihin nun? Nasaan na yun? Okay? Andito na siya sa range na to. Okay? Dito. At ang tawag rito ay plastic range. So, ano nga ba ang property ng plastic? So, sabi natin meron din plastic bag. Kapag hinila natin yun, okay, ano ba nangyayari sa kanya? Hindi na siya agad-agad bumabalik sa dating anyo niya. So, ibig sabihin, plastic na siya. Plastic yung property niya. So, yung ating ano steel member, okay, or yung ating structural steel is merong ganong property. Okay? Pwede siya maging plastic na kung saan, kahit sabi niya rito, na kung saan, yung stress natin, okay, di ba sa upper yield point, mataas yung stress natin, then bigla bumaba. Then dito, kahit constant yung ating stress, ano bang ibig sabihin ng constant? Hindi nagbabago. Ayan. Okay, hindi nagbabago. Kasi hindi naman natin siya tinaas. Ayan, no? Di ba, hindi naman tumaas yung load path. Ano nangyari? Okay. Ano ba nangyari sa load path natin? Diretso lang siya, horizontal. So, ibig sabihin, constant yung ating stress dito. Okay, enough na ba yun? Hindi. Ang sabi niya rito, kahit constant daw yung ating stress, patuloy pa rin siyang ano? Okay, patuloy pa rin yung ating load path sa ating x-axis. Ano ba yung ating x-axis? Yung strain. Okay, ibig sabihin, patuloy pa rin na nagkakaroon ng change in dimension or change in length yung ating steel member. Ibig sabihin, patuloy pa rin siyang humahaba kahit na constant yung ating loadings. Kahit na hindi natin dagdagan, okay? Kahit hindi natin bawasan, okay? Constant lamang yung ating loadings, patuloy pa rin na nagkakaroon ng change in dimension or change in length yung ating member. Kaya nga sinabing plastic range. Okay? Ibig sabihin nito, dito sa plastic range,
hindi na magbabago, or sorry, hindi na maibabalik sa dati yung ating member. So, sa plastic wrench, meron na tayong tinatawag na permanent strain. So, ibig sabihin ng permanent strain, andun na yung, ano, yung pinaka point, okay, or doon na nag-start yung ating strain. Then, kapag nagtuloy-tuloy pa yung ating loadings, tuloy-tuloy na rin yung ating strain. Hindi na natin maibabalik sa dati yung ating member. Kaya tinawag siyang permanent strain. So, hanggang dito yan sa yield point. Kaya nga dun sa, ano, sa upper yield point. So, dito, andito na yung ating ano, yield. Ito kasi yung dalawang to, yung upper yield and lower yield. Yan yung tinatawag natin ano, yield limit. Okay? Or yield point. Okay? So, yung sa yielding, ano siya, bumibigay. Okay? Kasi, di ba, dito, kapag tinanggal natin yung ano, yung loadings natin, babalik pa siya, di ba? Pero dito, bumibigay na siya. Nag-i-start na siyang bumibigay. Or, nag-i-start na siyang mag-fail. Okay? Pero, kahit na nag-i-start na siya mag-fail, or, sana, actually, failed na talaga siya, okay? Pero, hindi pa siya ruptured. If I say ruptured is hindi pa siya na-cut or napunit. Okay? Ano pa lang siya? Nag-yield or humahaba pa lang siya. Ayan, no? Ganyan na nangyayari sa ating bakal. Kaya yield point. Okay? Or yielding limit. Or plastic range. Ayan. Okay? So, yan. Humahaba lang siya ng humahaba. Pero hindi pa naman siya ano, napupunit. Okay? So, ibig sabihin ng permanent strain, for example, meron tayong ano, stress at A, ayan, sa point A. Then, ano, para makuha natin yung corresponding strain natin, kukunin daw natin yung ano, straight path natin dito. Okay? So, gagamit tayo ng line na yan, okay, na parallel sa ating ano, linear path, okay, doon sa ating proportional limit. Then, tatapat natin hanggang dito. So, parallel yung dalawang yan. Okay? Itong dalawa. Parallel sila. Okay? Then, yung point na na tutugma doon sa ating x-axis para sa strain, okay? Yun yung point B na kung saan yung ating ano, line OB, this is the strain. Okay? Due to stress at point. Okay? So, ganyan ang pagkuha. Hanggang dyan lang sa ano, sa yield. Hanggang dyan lamang sa yield limit. Okay? Or yield point. So, actually, dito na pala yung pinaka-yield limit natin. Okay? Kasi, doon sa yield limit natin, aangat na eh. Okay? Ibig sabihin, tumataas na naman yung stress natin. Okay? Kapag, for example, dito, constant lang yung ating stress. Then what if dagdagan pa natin yung ating loading? So ibig sabihin, kapag dinagdagan natin or in-increase natin yung ano, P natin, ibig sabihin, mag-i-increase din yung ating stress, hindi ba? So kapag in-increase natin yung stress, tuloy-tuloy rin yung ating ano, strain. So dito sa part na to, ayan, sa part na yan, yan yung tinatawag natin na strain hardening. Okay? So, kapag sinabi natin strain hardening, ito yung ano, curve or point na kung saan tataas na yung ating stresses. Hanggang ma-reach niya na yung rupture limit niya. Okay? So, nasan yung rupture limit? Andito. Okay? Ayan siya. Okay? Yes, hindi pa natin binanggit yung number 4. So, number 4, load can still be applied in the specimen. Ayan. Ito yung sinasabi niya sa number 4. Load can still be applied. Kasi kapag sinabi natin yielding, hindi naman ibig sabihin na magiging constant na lang siya habang buhay. So possible pa rin naman, okay, na possible pa rin naman na mag-apply tayo ng ano, ng load. Ayan. Load can still be applied in the specimen causing a rise in the curve. Ayan. So yung rise sa curve na yun, yun yung tinatawag natin na strain hardening. So the specimen reached its ultimate capacity. So, nasaan yung ultimate capacity na yan? Itong point na to.
Okay, yun yung ultimate capacity niya. Then ano sabi niya rito? Then next down. So ibig sabihin, kapag sinamating ultimate capacity, hanggang doon na lang yung capacity niya or strength niya, ano nangyari doon? Nagkaroon na tayo ng rupture failure. Okay? So ibig sabihin, rupture failure, okay, napunit na siya. Ayan, napunit na siya sa part na to. Okay, so alam naman natin yun, di ba? Lalo na sa ano, sa mga engineers na dyan, okay, na nasa site. Kasi ganito yan, kapag nasa site kasi kayo, yung mga bakal kasi na dineliver sa inyo, hindi lang yun basta-basta pwedeng gamitin na lang ng ganun-ganun na lang. Kailangan kasi ipatest yun. So, kukuha kayo ng part sa bakal, okay, merong standard session eh, okay, or haba, na dadalhin ninyo dun sa ano testing center, then ipapatest nyo yun. Okay, kapag ano, isa kayong ano, mga site engineer na nagtitest ng mga ganun, pupunta kayo sa testing center, naalala ko na nasa ano kami nun eh, sa Bonnie Avenue kasi kami nun sa Manila, saan nga kami nagpapatest na, nakalimutan ko na, sa anata, sa Pasig ba yun, nakalimutan ko na. Anyway, ayan, ayun, merong ano doon, nagtitest ng mga bakal, tapos doon nyo makikita talaga yung bakal, ano eh, ayan, humaba siya rito sa part na to, then, yun, nag-neck down na siya, okay? Nag-rupture na siya. Okay? Kasi doon sa point na yun, na-reach na niya na yung ultimate capacity niya. So, nagkaroon na siya ng rupture failure dito. Okay? So, ibig sabihin ng next down, bumababa na yung, ano, yung stress natin. Bakit? Ganoon naman talaga eh, di ba? Kapag ini-increase natin, nang ini-increase yung stress natin dyan, then bigla, ano na siya, nag-rupture na siya, or ano na, naputol na yung ating bakal. Ano mangyayari sa stress natin? Marirelease yun. Okay, mabibigla siya. Then, sa pagbigla niya, bigla siyang hihina. Okay, parang ganito lang yan sa ano, sa ano tawag doon, sa laro na yun. Yung merong ladder tuloy. Merong ano, lubid, ayan. Tapos, naghihilahan sila. Ayan. Ayan. Habaan pa natin yung lubid, ayan. Ano? Tug of war, yun. Tug of war, di ba? Ayan. Nung sa lahat ng mga nanood ng ano dyan, ng, ano tawag ito? Squid Game. Ayan, di ba sa grupo nung ano, nung sa matanda? Anong ginawa nila? Nirelease nila bigla yung ano, yung lubid, di ba? Parang ano, parang ang ginawa nila, parang, ang ginawa nila dun is, kunwari, nag-fail sila. Ayan. So, nung nag-fail sila, ano nangyari dito? Nabigla sila. Diba? Na ano, yung paghila nila ng malakas dito, nabigla sila, na-release rin nila yung ano, yung strength nila. Okay, so ibig sabihin, humina yung kanilang paghila. Okay, kasi dito, nag-fail na. Okay, ganun din ang nangyari dito sa bakal. Okay, nung hinihila siya ng hinihila due to stress, ayan, due to force, then bigla nag-cut siya. Yung ano natin, yung force natin mabibigla. Hihina na siya noon. So, ibig sabihin, magdi-decrease na siya. Sa pag-decrease niya, magdi-decrease na rin yung ating stress. Ayan. Kaya sinasabi niya rito na neck down. Ay, next down. Ayan. Okay? Then, sabi niya rito sa number 6, cross-section is reduced in the failed area. Ayan. Take note niyo rin ito, ha. Cross-section is reduced. Siyempre, nahihira natin yan. Napansin niyo ba yung pag-drawing ko rito? Mas maliit yung area natin dito kesa dito sa original. Okay, kasi nga, di ba, nahihila natin yan, na-stretch natin yan, under yan sa, ano, sa strength of materials, sa, ano, generalized Hooke's law. Okay, due to Hooke's law yan. Di ba, ito yung ating, ano, ito yung steel. Then, ito yung ating stress. Hinihila natin siya. Sabi natin, okay, yan, siya, nahihila siya na, di ba? So, ito yung ating x-axis. So, anong sabi rin sa Hooke's law? Kapag hinihila natin yan, ibig sabihin, itong Y saka itong Z is, ano, liliit. Okay? Magaganyan siya. Liliit siya na paganyan. Okay? Which is, ganoon naman talaga ang mangyayari. Kasi sinabi niya rito sa number 6, ang observation and or results dito, sa field area, mas maliit or reduced yung ating cross-section dyan. Pero dito sa steel design, hindi na natin ginagamit yon. Okay, kasi hindi natin makuha or makukuha yung eksaktong reduced area. Okay, hindi naman kasi siya laging ganitong area. Okay, pabago-bago siya. Kasi yung grade ng, ano, ng bakal,
iba-iba rin. Iba-iba rin yung ano yan, grade. Ibig sabihin strength. Okay? Iba-iba yung strength yan. Kaya yung ano, reduced area natin kapag nag-fail, yung pinapatest natin is iba-iba rin. Okay? Kaya ang ginagamit lamang natin na cross-section is yung original cross-section ng ating member. Okay? And take note, these results, okay, this ano, load path, okay, these results and load path are typical for a ductile or mild steel. So if you say ductile, meron siyang ano, meron siyang features or characteristic na kaya pa niyang mag-yield. Okay? Ayan. Ito yung ano, yung sinasabi nating yield. Kaya pa niyang mag-yield. Kaya nga sinabi natin ductile. Okay, hindi naman siya agad nag-fail. Hindi naman agad siya nag-strain hardening then nag-fail. Hindi. Ano nangyari sa kanya? Nagkaroon pa siya ng ano, plastic range. Okay? Dito sa yielding ano na to, yielding point na to. Okay, nag-yield pa yung ating bakal bago siya mag-fail. So ito yung mga ductile steel natin. So meron rin naman tayong mga ano, high strength steel. So kapag high strength steel, ano kaagad siya? Elastic range, then ano kaagad siya sa strain hardening hanggang sa ultimate capacity. Kasi sa sobrang lakas niya, hindi na siya ductile. Okay, agad siyang ano, agad niyang marireach yung ultimate capacity niya. Di katulad ng ductile, eh, meron pa siyang warning. Okay? Kumari, meron tayong bakal na medyo na-stretch na siya ng konti. Okay? So, hindi kagad siya nag-fail. Lagi-stretch pa siya. So, dito natin nakikita na meron siyang binibigay na warning. Okay? So, yun yung ano, yun yung itong results na to. Okay? So, ibig sabihin, hindi high strength yung bakal na mga i-analyze natin dito. Okay? So, dito naman sa ating ano, simplified stress strain diagram, kasi di ba meron tayo dito ng ano eh, meron tayong elastic limit, meron pa tayong upper yield point and lower yield point. So ang ginawa ng mga engineers noon, sinimplify nila yung ano, yung load path. So ganito na lang siya. Yan. Okay, so ito yung ating ano, y-axis, which is yung stress, and this is our strain, and ito na lang yung kanyang load path. Okay, straight na lang siya dito, linear na lang siya, then horizontal line, then strain hardening hanggang ma-reach niya yung ultimate ano capacity niya, then mag-next down na siya. Okay? So, anong meron dito? Ito kasi mahalaga to. Okay, so dun sa proportional limit hanggang sa elastic limit natin, ito kasi ano eh, di ba? Ito na yung pinaka-point natin. Ayan. So, dito sa simplified ano stress-strain diagram, andito na yung ano eh. Okay, magkasama na. Andito na yung elastic limit, and at the same time, andito na rin yung ating proportional limit. Okay? So, dito sa elastic limit, andyan na rin yung ating ano, yield or ano, plastic range. So, ibig sabihin dito, ito yung tinatawag natin na elastic range. Tapos, dito sa point na to, sa elastic limit, hanggang sa point na to, which is yung tinatawag natin na yield point limit. Okay? Or yield point. So, hanggang dito sa point na to, ito yung tinatawag naman natin na plastic range. Tapos, hindi na mahalaga kung nasaan yung ano, strain hardening. Ang mahalaga na lang is yung point natin sa point na to, which is yung ultimate capacity. Ngayon, ang tanong, ano ang tawag sa mga stress sa point na to? Okay? So, ang tawag sa stress na nandun sa ating plastic range is Fy or sigma y. So, ang tawag rito ay yield strength or yield stress. So, napakahalaga na malaman natin yung yield strength, okay, or yield stress ng isang bakal. Bakit? Kasi malalaman natin na yung isang bakal ay may property na ganito, na pwede siyang mag-yield. Okay? So, next naman, tinuloy-tuloy natin yung ano natin, di ba, yung stress natin hanggang ma-reach na yung ultimate capacity. So, dito sa ultimate capacity, ito yung tinatawag natin na FU.
Okay? Or ultimate strength. Or yung sigma U. Okay? So, lagi pala natin, no? So, ito yung tinatawag natin na ultimate strength. Ito naman yung yield strength. Okay? So, kung ano tayo, tension member tayo, itong ultimate strength na to, ito yung tinatawag natin na tensile strength. Lalo na, itong test natin dito is tensile test, di ba? So, ibig sabihin, tensile strength to. So, ito na yung pinaka strength niya in tensile test. Kaya, nakalagay rito, tensile strength. Okay? So, ibig sabihin, dalawang stress ang kailangan natin malaman or yes, dalawang strength or capacity ang kailangan natin malaman sa isang bakal. Yung kanyang yield strength and yung kanyang ultimate strength. So, steel composition and grades. So, structural steel can be grouped according to their composition as follows. Number one, plain carbon steels. Mostly iron and carbon with less than 1% carbon. Number two, low alloy steels, iron and carbon plus other components, usually less than 5%. So, yung additional components are primarily for increasing strength. So, kapag ini-increase natin yung strength, ang mangyayari kasi is magkakaroon tayo ng reduction sa ductility niya. Bakit? Siyempre, sa sobrang tibay niya, hindi na siya mag-undergo sa plastic range. Kasi sobrang tibay na niya eh. Okay, kaya kapag nag-a-add tayo ng components, nag-increase nga yung strength pero nagre-reduce yung kanyang ductility property. Okay? So number 3, high alloy or specialty steels, similar in composition to the low alloy steels, but with higher percentage of the components added to the iron to iron and carbon. So these steels are higher in strength than the plain carbon steels and also have special quality such as resistance to corrosion. Pero nga, sabi ko nga sa inyo, reduce na yung ductility property niya. So, ito naman yung mga grade and property ng steel. So, meron tayong A36 grade. Meron rin tayong A572 grade 50 and A992 grade. Okay? So, dito sa Pilipinas, meron tayong 40 and 60. So, kapag sila natin 40, so, pag sinabi natin 40 KSI. Then, kapag sinabi natin 60 KSI. Yan yung grade ng mga bakal na ginagamit sa construction. Okay? Pero kung mga bahay-bahay lang, pwede rin yung mga A36 steel. Okay? So, yung mga A36 steel, yung yield point niya, okay? Or yung yield strength niya is 36 KSI. So, ito yung FY. Yung tensile strength, yun naman yung tinatawag natin FU. So, dito sa yield point, A36 is 36 KSI. Sa A572, 50 KSI. Ibig sabihin, yung grade na to is lumalakas na. Okay? So, mas mataas na yung strength niya sa yield point. Sa A992, 50 KSI. Sa tensile strength ng A36, 58 to 88 KSI. So, dito naman, 65 KSI. Ito naman, 65 KSI. So, ito, yield to tensile ratio, okay, elongation in inch, 8 inch minimum. Okay? So, yun yung mga property ng ating mga bakal. Okay, so yung A36, sa pagkakaalala ko, kapag kinonvert natin into megapascal, this is equivalent to 248 megapascal. Yan. Okay? So, yun yung metric. Okay? Metric unit ng 36 KSI. Okay? So, itong 40 is 275 yata. Okay? So, medyo nakalimutan ko na siya. Pero anyway, ito, sure ako dito, 248 megapascal. Yun yung kadalasang makikita ninyo. Actually, dito kasi sa Pilipinas, magulo eh. Okay? Gumagamit tayo ng grid na 40 KSI, 60 KSI. Pero minsan naman, sa analysis natin, ginagamit natin is metric system. Ito yung medyo magulo sa Pilipinas. Gumagamit tayo ng parehas. Gumagamit tayo ng SI, gumagamit rin tayo ng English. Kaya minsan, yung mga nakausap nating worker, like yung foreman, or yung mga labor, or mga carpentero,
sanay sila sa ano, sa English unit. Magkakausapin nila tayo, inch, okay, by foot. Okay, tapos yung mga engineer naman sanay ng ano, meter. Okay, naka-meter sila. Tapos yung iba naman, yung mga architect naman sanay naman sila millimeter. Kaya minsan nagkakagulo sila sa site. Pa nag-uusap-usap kami noon. Pero ako noon, nung nasa site ako noon sa nung ano 2017, sanay kasi ako sa ano sa meter. Okay, pero nasanay kami dun sa millimeter kasi yung mga binibigay or ini-issue ng mga architect na ano na unit sa amin sa mga plano is naka-millimeter. Kaya yun, nasanay kami na millimeter lagi ang ano ginagamit namin na sukat. Tapos yung millimeter, kino-convert naman yun ng mga worker ng ano ng English, okay? Kino-convert nila into inches, into foot, ayan, ganun sila. Okay, anyway, yun yung ano mga grade. Okay? So alalahanin niyo lang na dito sa ano sa yield point, ibig sabihin ano hindi siya nag-rupture, okay? Hindi nag-fail yung ating ano bakal. Okay? So hindi siya napunit. Yun natandaan niyo sa yield point. Pero dito sa ano sa FU or ultimate capacity, nagano na 'yan, rupture. Okay? Ayan. So ibig sabihin dito, meron tayong ano dalawang failure actually eh. Okay? Kapag nasa chapter 3 na tayo sa tension member, meron tayong rupture failure, meron tayong ano, yielding. Okay? Nag-yield yung bakal, tapos meron tayong rupture failure. Okay? So, itong ano, property na to, nakabase yun sa ano, sa ASTM or American Society for Testing and Materials. So ito yung mga standard ano, standard material or grade na pwede ninyong or pwede nating gamitin sa construction based kasi yan sa ano sa ASTM. Ibig sabihin, naka-base na siya sa ano sa mga results due to testings. Okay, kaya yung mga recommended. Okay, yun yung mga recommended material na gagamitin for construction. Okay, so hanggang dito na lang muna ulit tayo sa ating chapter 1 ng steel design. Medyo mahaba-haba na naging kwentuhan natin, okay? So yung next ano topic natin under sa chapter 1 is yung cross-sectional area or yung ano mga standard section sa steel construction. Okay, so thank you for watching. Bye!